Magandang araw po sa inyong lahat. Ito na naman po akong muli, ang inyong Ma'am Shiging. At gagawa po muli tayo ng isa pang kakanin. Kahapon po kasi yung isa kong anak na ngungulit. Gumawa daw ako ng Biko kasi paborito niya to. So kahapon din ako nakapaggawa kasi medyo hapon na ako, medyo may konting gawa. Busy sa bahay, hapon na ako natapos, so hindi ako nakapaggawa. So kaya ngayon gagawa ako ng Biko para pag uwi niya galing sa school, meron na. Matutuwa yon. So ngayon guys, simple lang naman tong Biko and lahat marami nang may alam kung ano yung Biko at kung paano gawin yon. Alam ko marami nang may alam sa inyo noon. Samahan niyo rin po ako gumawa kahit alam kong alam niyo nang gawin to. So guys, stay with me while I'm cooking. Okay? So let's start. Guys, isinalan ko na yung malagkit na bigas. Iluluto ko na siya. Tapos guys, eto na yung gata. Kasi kahapon, yung gata, piniga ko na yung gata kahapon. Tapos inilagay ko siya sa freezer para hindi ka ko masira. Eh ngayon, matigas pa siya kasi galing sa freezer, dinidepress ko. Eto guys, yung gata. Ayan. Unang gata at saka yung pangalawang gata. So, matigas pa siya, so depress lang muna natin siya hanggang sa lumambot. Malagkit. Okay na siya. Okay na. Luto na. Off na natin. Lagay natin yung gata. Ito yung gata na nilagay ko kahapon. Ginawa ko, nalagay ko sa freezer. So, ayan, ice pa. Matutunaw na lang siya dyan. Bantay natin matunaw yung gata. Ayan, natunaw na yung gata natin. Freezer ko. Lagyan na natin ng asukal. Kaya lang muna natin siyang kumulo. Lagyan natin siya ng pinch of salt. So, kaya natin siyang kumulo hanggang sa lumapot. Ayan guys, nakukumukulo na siya. So, hintayin natin siya hanggang sa lumapot. Saka natin ilalagay yung malagkit na kanin. Nakikita niyo medyo may mga bumubuo-buo, namumuumuo. Kasi kahapon nilagay ko to sa freezer. Kaya ganyan. So, ayan. Pag malapot na siya, malapot na lalagay natin yung malagkit na kanin. Ayan guys, malapot na. Lagay na natin yung malagkit. Masunod ang aking medyo sasabak lang tayo dito ng konting haluan, pero okay lang. Ganun talaga ang paggawa ng Biko. Kailangan mong haluin ang haluin para hindi siya masunog sa ilalim. So, konti lang yung niluto ko kasi para na makakain yung anak ko. Kasi kahapon pa siya nagre-request nito. So, haluin lang natin siya hanggang sa lumapot, ma-absorb niya yung ano, yung gata na may tamis. At lumapot na malapot na siya. Okay na.
Medyo patuyuin pa natin siya ng konti. As in tuyo-tuyo para mas maganda. Kasi masarap kasi pag medyo tuyo-tuyo. Kasi pag tumigas siya, masarap lalo. Ayan guys. Medyo pa tutuyin, sa dry pa natin ng konti. Yung father ko magaling gumawa ng Biko kasi taga Bicol yun. Pag gumawa yun, naku grabe, ang sarap. Pinatutuyo niya, tapos yung gata, pinamamantika niya muna. Saka niya ilalagay yung, ano yung tamis, yung parang sangkaka. Ano ba, sangkaka nga ba? Yung parang bao, baong tamis sa Quezon. Yun. Palalaputin niya yun, as in parang nagmamantika na yung gata, saka niya ilalagay yung malagkit na bigas. Kaya grabe, ang sarap. Tapos kinabukasan, ay grabe rin guys, ang sarap. Gumawa ng tatay ko nito ng ano, Biko. So, ayan. Papadry muna natin siya. Yung parang wala na siyang tubig. Kasi mas masarap yun. Ayan guys, nakita nyo, hindi na siya masyadong basa. Tuyo na siya. Ayan, ganito dapat ang texture niya. Natutunan ko to dun sa father ko. Kasi pag nagluto yun ng Biko, as in talagang halos, yung tuyong-tuyo na, yung wala ka na makikitang basa. Kasi ang sarap. Tsaka, ganun lang guys, tsaga lang ng paghalo. Kasi kailangan hindi masunog yung ibaba. Ayan guys. Yung parang nakita mo, parang doon na lang siya. Ayan, yung wala na siyang basa-basa. Ayan, ito. Yung ganyan. Tuyo siya. Yan ang masarap. Tapos kinaumagahan. Ay, grabe, ang sarap ng almusal. Masarap pang almusal. Ayan. Ayan. Kaya paggagawa ko nito, kaya nito ng maramihan, kaya tiyagaan lang sa paghalo. Kasi talagang, ano, halo ka ng halo. Pero okay na naman to kasi konti lang naman, hindi masyadong maraming ginawa ko. Ayan, ayan. Nakita nyo guys, ayan o. Oh. Tuyo na siya. Wala na siya masyadong, ano, hindi na siya masyadong basang-basa. Ayan o. Oh. Tuyo na. Pero ito. So, konti pa. Siguro mga 5 minutes pa, guys. So, guys, nakita niyo. Ayan, oh. Tuyong-tuyo na siya, oh. Hindi na siya namamasa-masa. Ayan, okay na. Okay na to, guys. Ayan, oh. Buo na siya. Tuyo, dry. Hindi na masyadong basa. So, okay na to. I-off ko na siya. Okay na. So, ayan guys. Set aside muna natin tapos gagawa muna tayo ng toppings. Ito yung natira natin gata. Gagawin natin pang toppings. Ayan, medyo buo pa siya. So, hintayin natin matunaw. Hintayin na natin kumulo. Ayan guys, kumukulo na yung ating gata. Ngayon, lalagyan na natin siya ng na asukal. Instead na brown sugar yung gagamitin ko guys, gagamitin ko yung condensed milk kasi may condensed milk ako dito. So yun yung gagamitin natin para at least medyo light naman yung toppings natin. Para maiba yung kulay. Kasi dark na yung ating Biko. So at least light yung ating toppings. So condensed milk ang ilalagay ko. Condensed milk ang ilalagay ko. Para medyo light naman siya ng konti. Ayan guys, yung toppings natin kumukulo na. Coconut with condensed milk. Parang yema na rin ano. Hindi ko kasi ginamit yung brown sugar para kasi pag nilagay ko siya sa ibaba, parang wala lang toppings kasi kakulay lang Biko. So, parang light yung toppings natin.
yung condensed milk ang nilagay ko dito sa gata. Ayan guys, palaputin pa natin ng konti. Lagyan na natin yung toppings natin. So guys, ito na yung ating Biko. Ayan. Ito na guys ang ating Biko. Medyo palalamigin ko muna siya ng konti bago natin siya islicein. Ayan na guys. Biko with yema toppings. Kasi yung ginamit kong pampatamis dun sa gata is ano, condensed milk. So ayan na po ang ating Biko. Medyo malamig na siya. Tara guys, tikman na natin yung gawa nating Biko. Harap. Hindi siya katamisan. Harap. Hindi siya matamis na matamis guys. Harap guys. Magugustuhan to ng anak ko pagdating galing sa school. Masarap. Try nyo guys, masarap pang merienda tapos pang almusal sa umaga. Masarap din to. So bukas may pang breakfast na ako. Kasi ako lang mag-isa bukas dito. Papasok sila sa school. So may pang breakfast ako. Harap good. Sarap. Sarap. Ang sarap ng toppings ko sa ibabaw. Tsaka yung Biko. Kasi yung Biko hindi masyadong matamis. Tama lang. Ang sarap. So yun, thank you mga bata. Matutuwa ang anak ko. Kasi ginawa ko siya ng Biko. So yun guys, for today. So guys, if you like my video, please subscribe, like, and share. And thank you guys for watching, and see you on my next vlog. Bye! Thank you guys, bye!